Okay guys, so check lang muna natin kung magkano ba ngayon yung palitan ng CYT to BNB. Pumunta lang ako dito sa ApeSwap. Kung paano pumunta dyan, punta lang tayo sa Dragonary.com. And then, click lang natin to. And then, mapupunta na tayo dyan. Okay, so alamin lang muna natin ano ba yung palitan ng CYT and BNB. So let's say, yan. So ito yung palitan, and then go lang tayo sa CoinGecko. So marami pang way para ma-check to. Alam ko sa PooCoin yata na-check rin yan, pero dito na tayo sa masanay tayo. So yung palitan ngayon is 16 pesos, and by the end of this video, ipapakita ko paano mag-withdraw sa Coinary hub, and then ayun, paano siya mapunta sa Metamask Wallet na pwede na nating isend papunta doon sa Binance. Hi guys, quick video lang tayo today. So, makikita nyo dito sa screen ko na nagtry ako na mag-withdraw. So, kinlik ko lang yung My Account. Supposedly, meron dito dapat option to transfer sa Dragonary account. Pero, nagkaroon yata ng issue si Dragonary ngayon. Pero, yung tinry ko ngayon is yung sinabi nila na pwede nang mag-withdraw. So makita natin dito sa notification na yung withdrawal natin is in progress and 30 to 60 minutes bago siya mag-reflect. Okay guys, so after natin na maklik yung transfer, and kapag click natin itong link na ito, makita natin na successful na siya. Pero medyo matagal siya nag-reflect. Naghintay din ako ng minutes. And then ngayon, nandito na siya sa wallet natin. So, i-withdraw natin siya. Click lang natin tong arrow. And then, lagay lang natin dito yung wallet address natin. Make sure nandun tayo sa account natin na gusto natin pag-transferan. In this case, gamitin ko na lang itong Dragonary ko. This is 0. So, copy lang natin to. Yung network natin, kailangan Binance Smart Chain Mainnet. So, lagay lang natin yun dyan. And then, copy natin itong amount. Tapos, kunin natin yung authenticator dun sa phone natin. So, nag-refresh to every 1 minute. Kaya, sure na hindi ito ma-access ng ibang mga tao. Okay, so, let's say na, ayun lang. Okay, so na-transfer natin yung certain CYT natin. So, hintay na lang natin siya na pumasok dito. So, hintay tayo ng few minutes. Okay? A few moments later. Okay guys, so yun nga no, pumasok na yung CYT natin dito. Yung next na gagawin naman natin is i-convert natin yung CYT. So as you can see, naka-connect na yung MetaMask ko dito. May nagtatanong pala bakit wala siyang banana dun sa MetaMask niya. So you can add it manually here. Basta meron lang tayo ng token address. I'm not sure kung may banana ba dito. Ayun, so meron naman yata dito na banana. So kunin nyo lang itong MetaMask na address dito. Well, hindi yun yung topic natin. So let's go back here. So meron na tayong 639 CYT. So select lang natin dito yung CYT natin. And then switch lang natin. So papaconvert natin itong 639 to BNB. And yung slippage natin, so 0.5% na lang yan. Mas mababa sana, mas okay. Pero doon na tayo sa average or middle. And then, approve natin. So ito yung babayaran natin na BNB for this transaction. Which is, magkano ba to? This is, ayun, 5 pesos. Bad. Okay, confirm lang natin. And so hintayin natin na mag-process. And while waiting for the processing guys, pakita ko lang yung announcement dito na supposedly
pwede na tayo magpasok dapat ng CYT in-game. Pero makikita natin dito na they need to work with heroic clubs kasi they are seeing potential issues kapag pinilit nila na i-deliver yung commitment nila about putting CYT in-game. Pwede kasi na magkaroon ng problem, magkaroon ng duplicate items ng dragons, or magkakaroon tayo ng commission dun sa mga fusion and all, pero possible naman na hindi mag-take effect or mawala yung mga items natin. So sobrang kino-consider nila ngayon yung user experience and syempre yung pinaka stability or sustainability ng Dragonary. Okay, so yun, alam nila na this is not the best news, pero ito yung tingin nila na best decision din. And dito, sinasabi nga nila na yun, pwede nang mag-withdraw ng CYT para makuha natin yung mga earnings natin. And yun yung ginagawa natin ngayon for this. So, approve na guys. Sinitch lang natin. And pwede na natin siyang i-swap. Okay? Confirm. And then confirm lang natin ulit and check natin yung processing. So pag nag-success siya, ibig sabihin makukuha na natin yon. A few moments later. Okay, so done swapping. So yun guys, yung meron na tayong BNB. And it means na, and here, yun, success na rin siya. Okay guys, so makita naman natin na nandito na yung BNB natin. So same na lang nung ibang process natin. So pwede na natin siyang i-deposit dun sa BNB wallet address natin from Binance. And then from there, pwede na natin yun ma-cash out. Pero for now, I'll keep it muna sa Metamask wallet ko. I'm sure may iba pa akong paggagamitan nito. And that's it for now for this video. I hope nakatulong yung updates natin for today. Thanks guys. Bye.